Hi guys, it's me again, Jackie Orinia. And sa pagkakataon na ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung tula na aking nagawa. And sana magustuhan po natin. At ang tula na po na ito ay ni-aalay ko po para sa mga kabataan na kagaya ko tungkol sa pagpapahalaga sa sexualidad. So, ito po ay tula na pinamagatang pagpapahalaga sa sexualidad. Sana guys, magustuhan po nating lahat at tayo po ay may matutunan bilang isang kabataan at bilang isang nagmamahal sa sarili. So, bago ko po basahin ang tula na ito, dahil hindi ko naman po kabisado ang aking tula na nagawa, kinikilig ko po ang inyong suporta na kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel. And huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking next video. So, sa pagkakataon na ito, ako po ay magbabasa ng tula. Bata man o matanda, dapat may tamang edukasyon, paggalang at disiplina tungkol sa sex at kasarian ng bawat isa, dahil lahat ng tao ay may dignidad at halaga. Normal man ang pagkaakit at pagkaroon ng interes sa ibang tao, may limitasyon pa rin at huwag hayaang kontrolado ka nito. Bilang isang kabataan, iwasan natin dahil ito'y maaaring lumago at magbigay daan sa isang matinding damdamin para sa isang tao. Isaalang-alang ang iyong kahandaan at kakayahang managutan sa isang romantikong ugnayan. Huwag magpadala sa pita ng laman. Bagkos manatiling malinis, sarili ay pahalagahan. Mga pornografikong pelikula ay hindi nakakatulong. Ito'y malalaswa, baka ikaw pa ay malulong. Sa pagpapantasya mo sa iba, maaaring ikaw ay makulong dahil sa masamang impluensya ng iyong ninong. Igalang ang iyong sarili at huwag magpadala sa tukso. Hindi dapat maghari ang nararamdaman, gamitin ang iyong ulo. Isiping maigi, baka ikaw na ay natatalo. Magkaroon ng pananaw at tamang prinsipyo. Pahalagaan lagi ang sexualidad. Disiplinahin ang sarili anuman ang iyong edad. Sa usapin ito, ikaw dapat ay nakamulat. Mayroong malawakang pag-iisip upang ikaw ay hindi mapahama. Ayan. Sana napakinggan po natin tong tula na ito para hindi po tayo mapahamak tungkol sa usaping ito. Dahil minsan hindi po natin ito napag-uusapan. Itong YouTube channel ko na ito, ipre-present ko po lahat ng tula kong nagawa para sa gayon tayo mga kabataan ay may matutunan sa mga videos na aking i-upload. So para hindi po tayo mapahamak guys, ayan po, lagi po nating mahalin ang ating sarili, pahalagaan ang ating sarili. I-preserve po natin yung ating sarili para sa nag-iisa na binigay sa atin ng Diyos na sinasabi nila na ating katadhana. Of course, marunong po dapat tayo na maghintay yung para sa atin. Kasi minsan kapag hindi po natin nahihintay yung para sa atin, minsan tumatawid po tayo sa isang daan. So, pero ang gusto ko lang pong sana na sabihin bilang isang kabataan na gustong mag-encourage sa mga kabataan ay dapat tayo ay nasa matuwid na damaan, tamang daan. Magiging matuwid lamang po ito kung lagi po tayong nananalangin at lagi po nating tandaan na tayo lagi ay pinoprotektahan ng Diyos para sa gayon hindi po tayo mailagay sa ibang lugar na hindi niya ibinigay sa atin. Kasi kabataan, dumarating yung punto na nadadala tayo sa tukso, we are struggling about that. But instead of doing that things, why not we should give our time to sports, to discovering ourselves, to bring up ourselves who we are. Kasi may mga pagkakataon pa sa ating buhay na habang tayo ay tumatanda, sana mas nakikilala natin yung ating sarili kung saan tayo magaling at doon tayo magpursige na hindi lang ipakita sa ating sarili kundi para ma-discover din ng ibang tao. At kapag ma-share po natin yung talent po natin na yun, maraming tao ang mabibless, maraming tao ang magiging masaya tungkol sa pagiging ikaw. So, una, pahalaga natin ang ating dignidad. Pangalawa, i-preserve natin ito sa ating future husband. And pangatlo, dapat marunong tayong maghintay para kapag maibigay natin ito sa ibang tao,
ayan, tayo ay mas magiging masaya. And lahat naman tayo nag-struggle about that, pero wala naman, lahat po tayo, wala pong malinis sa atin, ibig kong sabihin. Huwag nating basta-basta ibigay yung pagmamahal natin sa ibang tao, kasi iba yung salitang love sa last. So dapat tayo ay magkaroon ng malawakang pag-isip tungkol sa sexualidad at tungkol sa kung paano natin ito ibigay sa ibang tao. Sana huwag nating ibigay yung ating pagkababae sa lalaki kung saan-saan or kung kani-kanino. Pahalagahan natin yung ating dignidad at kahalagan ng ating pagkatao, dahil kung ito ay inialay natin sa iba, ibig sabihin, hindi na natin na-preserve ito para sa ating future husband. Para sa akin kasi, mahalaga na i-preserve natin yung ating sarili sa ating future husband, na manatili tayong malinis. Alam ko, kabataan tayo, pareho din tayong nag-struggle sa bagay na yan, sa usaping na ganyan, kasi lahat tayo nagkakaroon ng interest sa ibang tao, lalo na sa ating nararamdaman sa ibang tao, di ba? May mga pagkakataon na minsan crush natin sila, tapos minsan kapag may hugs, ganun. So parang tayo, natutukso tayo sa mga bagay na iyon. Pero wag tayong magpadala sa tukso, sabi nga sa kwento or sa poem na sinabi, wag magpadala sa pita ng laman. Huwag magpadala sa laman, kasi iba yung love sa last. Kung talagang nagmamahal sa yung tao, makakapaghintay siya. Para kapag gusto natin ma-inspire din yung ibang tao, ibig sabihin, pre-preserve mo yung sarili mo. So, kailangan mong gawin iyon para sa... Paulit, para paulit-ulit yung sinasabi ko. Pero napakahalaga, guys, napahalagahan natin ang ating sarili, at darating yung araw na kapag... darating na yung pagkakataon na sa kanya mo ibibigay, magiging mas masaya at maligaya ang mga pangyayari. And ayan, ayan, sana pahalagahan natin yun, kasi napakahalaga nga naman. So ayan lang po, maraming salamat sa panunood. And guys, ulitin ko po ulit, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Chen TV. And magbalangayan, guys, welcome na welcome po kayo sa aking presentation ng aking mga poem. So marami pa po tayong matututunan sa bawat video na aking i-upload. So guys, thank you for watching, and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So more videos to come po. God bless to all of you.